Emperors. Okay. But looking at the draft right now, Grok and Aka is sa side ng Happy Feet Emperors. Two tanks ban yeah. para sa Happy Feet Emperors. And sa side naman ng Signal Ultra Warriors, we have a Cho and also a Kaja. So ayaw nila yung mga ganong klaseng pick of heroes that can easily separate one hero away from the rest of the group. Yeah, you know, this is something na developed ng sa meta natin outside of the Nationals, even outside MPL, na yung mga teams, they started focusing on tanks kasi it heavily benefits the blue team and ang dami rin na open up the possibilities. Like, an example is Hylos. So, for the blue team, yung mga first pick natin, talagang pabor na pabor sa kanila to kasi ikaw yung may opener eh. Ikaw yung namimili, nagdidikta kung ano yung mga tanks na matitira. So for the red side, medyo problemado sila dito. Sino na lang ba yung mga available dito for Signal Ultra Warriors? Well, Kufra is available. Kufra. Dito si Kufra. Si Baxia, I think Baxia is yeah, still Baxia available. Is open, yeah. Is available. That is, pero hindi pa natin nakikita yung full potential ng Baxia ngayon. But for now, Signal Ultra Warriors trying to secure over one of those meta heroes most effective tanks available, yeah. Which is Xborg and Kufra. Top two tanks on the hands of Signal Ultra Warriors already for the first two picks, and that's the advantage naman ng red side. Mm-hmm. Kapag meron kang dalawang pick na pwede mong kunin talaga kagad yung mga top you know yung mga top tier heroes, like for example sila Harith. Sila Terizla, sila Tams, Kimi, even Xborg, kukunin mo kagad yan. Pero Happy Feet Emperors, I think meron silang answer dito, already picking up Selena, and mind you, this is against Kufra. Oh no, patingin ko pang control din. I think Happy Feet Emperors right now, they're more parang tinatago nila yung magiging core heroes nila. Yeah. Isipin mo, meron silang Glorious Pathway, meron silang Pang-Control, meron silang Numinon Blast, and they also have that vision na binibigay ng Abyssal Trap sa side ng Selena. So, ang laking impact nito. I think, iniisip dito ni Doggy is, okay, sige, since meron silang Xborg, meron silang Kufra, more of a teamfight-oriented din sila. So, they're trying to get that counter-control kung yeah. sakaling mag-uunang mag-initiate dito yung Signal Ultra, which is really good as well. So, but yun yung magiging problema. Magiging your open dito yung Harith. Alam naman natin, Harith will just use his mobility, his power spike at level 4, just destroy all the turrets as soon as possible. Yeah, Signal Ultra, they're just prioritizing the top heroes dito for their side. I really like how Happy Feet Emperors drafted the Lolita and Selena. Even though the Selena is not that great against the Kufra kasi hindi ka nakakapag-dash, kahit ma-refresh mo yung dash mo, hindi ka makadash talaga sa isang Kufra, they have the Lolita. So if you think about it, if HF Emperors has the aggression. Kung sino yung nagdidikta ng aggression dito, where will the answer be? Kasi may Lolita na taga-protecta kay Selena. Ngayon, if ever man, Signal Ultra, sila naman yung maka-engage with the Harith or Xborg, with the Kufra, mahihirapan pa rin sila with the Lolita. That's true. So, HF Empress dito talagang titipla lang nila yung early game aggression na pwede nila makuha with the draft. Oh, I certainly agree. Pati ang dami lang control dito, Kuya Midnight. Isipin mo, meron silang Numinon Blast, meron silang Charge. Yeah. Dalawa agad yon sa isang sa Lolita. Meron silang Abyssal Arrow, meron din silang Law and Order from the Hylos. Meron silang pang-control, Ring of Punishment, Glorious Pathway. Ang dami nilang control dito. So, I think Signal Ultra Warriors, it is also good na pinili nila si Harith kasi yung key insight niya, reduce CC for at least maximum 45% depende sa area, sa dami ng tao nandun. So, tingnan natin kung pwede dito mag-Bruno. I think one of the best way to kite out heroes, to get that critical damage as early as possible. So, magandang laban. Tingin ko sa first 4 picks pa lang na to, magkakato dito sa mga marksman nila. This is becoming a thing, no? Yung Bruno, nagiging meta na. Kasi, if you think about it, nung pinakita ng Signal Ultra to outside of the Nationals, ang lakas talaga ng late game potential. Kasi the snowball, the scaling of Bruno, sobrang taas. Even though na-rework na yung mga numbers niya, kasi medyo OP talaga nung unang rework. Grabe. Literal na pababasag yung cellphone nyo pag nasipa kayo ni Bruno. Nung na-rework na, it's still very scary kasi pagdating mo ng late game, I think even carry cannot match the damage potential of the Bruno. Indeed, but you need to catch this Bruno every single time. Exactly. Meron sila, marami silang catch dito, marami silang pang AoE stun, pero ang hirap, isipin mo, if they have the Kufra, isang bouncing ball lang, hindi ka pwede mag-flicker, hindi ka pwede mag-dash out. So, tagang protectodo dito si Bruno every single time. So, his job right here for Signal Ultra Warriors is to farm every single lane. Kaso magiging problema, we need to take note na merong Selena. Nandun yung threat na laging merong arrow. Oh my God! Abyssal arrow lumilipad. At ito na kayong magiging sagot nila. An Estes. Again, they will just go into the teamfight-oriented draft. Tagang burst out. Bigay ng farm lahat. Funnel lahat ng golden experience kay Bruno. Yeah. At bahala sa Bruno late game. I like how they composed the Estes dito for Signal Ultra Warriors. They were hovering over the Franco for quite some time. Kasi nakita nila, ang daling i-punish nung lineup ng HF Emperors. I really like the Thames ban because it opened up a lot of possibilities for the last pick. Pero the Estes sealed the deal for Signal Ultra Warriors. Kasi if imagine,
how does Egypt Emperors take down any single one on the side of Signal Ultra Warriors? Kapag nadikitan sila nung Estes, ang hirap i-burst down nun. You have heroes like Granger, Zelina, yes, matataas ang damage output, pero the nature of those heroes is kapag hindi mo napatay yung target mo, takbuhan na. Ang tagal pati ng cooldown ng mga... Exactly. Yung mga burst, kailangan na isang magandang bato lang, tas atras. Yeah. Kaso, with that Estes, with the blessing of the Moon Goddess, talagang oras ang binibili ng yeah. Signal Ultra Tapos, Warriors. Tapos imagine mo, magtatakbuhan kayo and you are up against a Bruno. Oh, oh, that's a hero na hindi mo dapat tatakbuhan. Kasi kapag tinakbuhan mo dyan, nahahabulin-habulin talaga kanya. Magiging soccer player yan. Oh, baga parang ginawa ang target, dami target. Yep. No? Baga, ang hirap talaga nun. More, it's all about burst. At tingin ko, ano, ang laking impact talaga dito ng last pick Estes. Yeah, for me, I really like the draft composition of Signal Ultra Warriors. If you're gonna ask me, I would lean towards the side of Warriors. Kasi, you know me, I'm a draft guy. Oh, alam mo naman. One of the best, again, drafters right here, especially sa other games natin. Pero ito na mga kaibigan, this is our first game of our first series. At siyempre, first game ng ating second conference, Happy Feet Emperors versus Signal Ultra Warriors. You have Happy Feet Emperors playing on the blue side, already doing the buff here on their side of the jungle. Signal Ultra Warriors doing the same thing. Tamang kuhaan lang muna ng resources. And medyo napansin ko lang, gabi na pala yung Land of Dawn natin. Oo. Ang ganda sa mate, gabi, relaxing eh. Yung umaga kasi parang sakit sa mate. Pati, ano na rin, no? Parang mas maganda lang yung graphics. Midnight yung ano, yung background. Oh, nga sabagay, saktong-sakto sa ating birthday boy. Yep, uy, salamat. Happy birthday, my man. Ito na nga, Daniel playing the Granger. And looking at the lane composition dito ko yung Midnight, talagang binibigyan nila ng pressure yung export. Just giving a little bit more time and also few getting a lot of shots here. Kasi yung magiging problema, isipin mo, meron silang Domain of the Moon Goddess. Yung sinasabi mo kanina eh, hindi ka pwedeng tumakbo dito kay Few. Pag tinakbo mo si Few, yun yung opportunity para mag-dish out ng damage. But with the Domain of the Moon Goddess, sobrang dali. 1v1, bottom lane, S1 will flicker out. And Aeron, muntik niya na makuha yung kill dito kay X-Borg. Pero look at the resources. It's being controlled here by Happy Feet Empress. Nauna sila mag-clear ng crab sa may top lane. That's why they're able to rotate 4 heroes already, leaving the Selena alone on the bottom lane. That's gonna give him a lot of XP. Pero Signal Ultra Warriors, may sagot din naman. Kufra going in, pero Happy Feet Empress nila yung nagahabol. Bawal kayo dito, boy. Bawal talaga. Isipin mo naman, isang Domain of the Moon Goddess, isang yung bilog lang ng Estes, hindi agad sila maka-engage. Kumbaga, ang bilis, ang daming time na binibili talaga dito ng SST. To while on the top lane naman, Domain of the Moon Goddess hindi nakatama, pero si Few, talagang ang bilis niya mag-clear out ng creep wave, nagpa-farm lang siya nang nagpa-farm. Yep, and I really like yung draft, isa pang bagay sa draft ng Signal Ultra Warriors dito, it's mixed damage. Kung isipin mo physical, it's a lot. Magic, it's a lot as well. Ngayon si Leomord may choice rito kung anong boots bibili niya. He went for the tough boots. Pero magiging problema niya for the first 4 minutes is the Harit. So, ako si Doggy first, dito na ako control. Oh, Doggy, pero kinokontrol nga. Pero ito may pass naman ng HF Empress dito, mapapunish. Mukha, si Tets dito, Kufra, will be taken down by Happy Feet Emperors. Ang daming stun ng Happy Feet Emperors. Isipin mo yon, isang stun lang. The way that they're able to chain to stun lock a target is napaka-improvement. And yep. Meron silang no of order, meron silang charge, ang dami nilang pang-control. So, ang tingin ko kailangan din gawin din ng Signal Ultra Warriors is to optimize this Estes every single time. Kaya hindi natin nakikita yung Estes na umiikot buong mapa eh. Kumbaga parang he's just saving all of his skills para ma-survive ni Few yung early game. Ooh, si Tex dito, delikado din naman ha. It's the Kufra once again being gone on by Happy Feet Emperors. Pero lalaban mo ka ang Signal Ultra dito. Tinamaan ng arrow in the Luminum Blast. SS nakadikit. Hindi basta-basta mag-burst yan. But look at Happy Feet Emperors. Wala kaming pakialam! Oh, Law and Order. Pero si Isa naman nasa harapan. Tinamaan na Bissell Arrow. Pero yung damage and also yung healing factor ni SS just keeping this X-Borg alive is way too real. But as of the moment, ladies and gentlemen, 2-0 na at mo ang Happy Feet Emperors ang nunguna when it comes to the turtle positioning. Habang sa minimap naman natin, nakikita natin na nandun din naman si Few na nag-aabang para makuha yung last hit ng turtle. Ang daya nung ano, nung pana ni Aeron, may magnet! Tumatama lagi! Grabe, mukha parang mainit lahat. Hindi pa yun yung timing ng Signal Ultra Warriors. Yung sinasabi natin kanina sa draft na may pamprotekta sila dito with Estes, wala pa yun. Wala pa. Kumbaga talagang lahat is, ano pa, basta magdire-diretso yung pressure ng Happy Feet Emperors dito, like just like so, yep. Disabled ka agad. Medyo risky na yung position dito ni Few kapag mag-i-stay siya sa top lane. It's either they can try to invade or just try to clear out the jungle first or rather go to the bottom lane. Oh, this is not something that you want to fight against Signal Ultra Warriors. They're gonna be punished here by Happy Feet Emperors. Pasok na ng pasok with the Glorious Pathway. Sabi ng Happy Feet Emperors dito, apat kami, dalawa lang kayo. Pati ang dami niya pinipwersa dito, nakikita mo yung
pagdala ng Happy Feet Emperors to bring all the members of Signal Ultra Warriors sa top lane para mag-react. Then pagkatapos nun, pag alam nila na nandun na lahat yung Signal Ultra Warriors, pupulasan na sila pagkatapos, yep. Just like so. And then transitioning into the middle lane afterwards. Yep, and by the way, itong play na ginagawa ng Happy Feet Emperors dito, it's not locked and it's not about what happens in the map. Planado. Pero pagsama natin mamaya, Stets is being gone on here by Happy Feet Emperors. May magnet talaga yung pana ni Aaron. hindi pa natin bimintis yung pana ni Aaron dito. Sobrang init ni Aaron, mga kaibigan. So again, no, talking about the rotation na ginagawa ng Happy Feet Emperors, planado to against Signal Ultra Warriors. If we're gonna look at the items na nilabas nila kanina, dalawa lang yung naka-mask. And the nature of the rotation na ginagawa nila kanina is hindi mo maaabuso yung third mask. Mm-hmm. Might as well bigyan mo ngayon ni Selena ng third mask eh. Pero Eson, being gone on here by Happy Feet Emperors, kaya bang ma-burst down? Mukhang lalaban ang Signal Ultra Warriors dito. Kulang yung damage pero mapapatay pa rin si Lolita with the X-Borg, pero lalaban pa rin si Leomord as well as the Granger. Hindi kaya ng Signal Ultra Warriors yung firepower ni Granger at this point. Indeed, at nakita naman natin with the turtle buff plus the blue buff, that is how easy Daniel can rip out through the heroes of Signal Ultra Warriors. At bukod pa dun, yung mga key heroes, yung mga main heroes na dapat nilang itarget dito, si Desanya and also the Kufra is already down. Pati, the way. Akala ko mukhang tatawa pa nga. May magnet, kinulang na range. Grabe naman talaga. At isipin mo, ang daming nakuha dito ng Happy Feet Emperors. Nanalo sila ng fight. That's a 3-4-1 exchange in favor of Happy Feet Emperors plus another turret. Look at the masks. Dalawa lang yung nakasetup. Look at that. It's very well planned out by Happy Feet Emperors. Alam mo, sa tagal nung nilaro ni Selena sa bot lane, might as well have bought a mask, di ba? Look at the damage. Grabe. That is with the Blade of Despair as well as the Raptor Blade on his arsenal. Sobrang taas ang damage output ni Daniel at this point. Eson, kahit gano'ng kakakuna, tahabul-habulin ka ng Age of Emperors. They're looking for the Estes kung nakadigit, pero patay pa pala. So Signal Ultra Warriors, they don't have the right to defend against the push of Happy Feet Emperors. Sa wakas, hindi na tumama yung pana ni Aaron. Wala aside dito si Desanya, pero nakikita natin dito yung Signal Ultra Warriors, naglalaro sila sa tempo ng Happy Feet Emperors. At ito yung gustong-gusto nila. Wala silang binibigyan ng pagkakataon na at least makalagpas dun sa river area ng kanilang mapa. Hindi uminto yung pressure ng Happy Feet Emperors. Tower, turret after turret from the top lane, now in the middle lane, at mukhang hindi sila hihinto dito. Amin ang tempo, amin ang laban, kayo ang susunod sa aming tempo. Oh my God, and walang mapatay yung Signal Ultra Warriors dito. Look at Angel on the front lines! Granger na nasa harap, mga kaibigan, pinapatay, kinakat na yung Signal Ultra Warriors dito. Hindi pa tayo tapos. Sige, papalikin nyo kami, lalaban kami. Glorious Pathways being used by Vern dito. And ito na si Renjay with the Leomord going in. Pinatay kagad yung hari dito for the side of Signal Ultra Warriors. They're not done yet. They're heading towards the top lane. They're heading towards the top lane indeed. While sa middle lane naman, Numinon Blast, kinaargan na ni Doggy. Mukhang hindi tumama, pero okay lang yun. Space ang kailangan namin dito. Si Eason, mukhang nahihirapan, nakakuha siya enough damage though. But Tess trying to help his comrades, pero hindi pa rin enough. Ring of Punishment, hindi tumama at napagandang bagay para sa Daniel. Happy Feet Emperors, they're feeling it right now. At sila mananalo ng ating first series ng ating Conference 2. MLO ako! Ako si Doggy, HF Emperors. They sealed the fate of Signal Ultra Warriors for the first game. Grabe yung snowball ng lineup na to. We've said before that they have the pickup capability.